Here is an example of a simply supported beam. Design a 7-meter simply supported beam to carry a factored load of 160 kN, given that concrete compressive strength is 27 MPa and yield strength of reinforcement bar is 276 MPa. Calculate the required tension steel area. First, we will identify what is known. Meron tayong length 7 meters. Mu, yung factored load natin is yung or ultimate na dapat na load na kaya nung beam natin is ito. 160 kN. Fc prime is 27 MPa. Yield strength of the reinforcement bar. Yield strength ang sinabi niya, hindi yung tensile strength. So, yield strength, so Fy 276 MPa. Pag tensile strength, Fs yun. So, yung unknown natin is Es. So, ngayon, ano bang unang gagawin natin dito? So, i-decide muna natin kung ano yung magiging size ng beam natin. According to the National Structural Code of the Philippines, to ensure that yung beam natin is hindi siya magdi-deflect or magkaroon siya ng malaking sag, meron siyang provision na binigay. So, ito yan, yung minimum beam depth. So, yung beam natin is not pre-stress. So, ito ay non-pre-stress. So, ito yung gagamitin natin. For non-pre-stress beam, not supporting or attached to partition or other construction, likely to be damaged by large deflection. Overall beam depth, it shall satisfy the limit in table 409.3.1.1 unless the calculated deflection limit of section 409.3.2 are satisfied. So, dito, kung titignan natin yung problem natin is yung beam natin is simply supported. So, L over 16. Kaya lang, meron siyang ano dito. Note dito sa baba. Expression applicable for normal weight concrete. Hindi naman sinabi kung ilan yung weight ng concrete natin. So, i-assume natin na normal weight concrete. Yung Fy natin is 420 MPa. Ito is applicable to pagka 420 MPa lang yung Fy natin. So, applicable tong table na to. Kaya lang, kung hindi naman 420, sa case natin is 276. So, gagamit tayo ng multiplier. So, yung multiplier nun is, sa ano din yun, sa structural code, yung multiplier nun is 0.4 plus Fy over 7. Hindi ko nga lang naipakita dito. So, ang magiging ano natin is each or determine mahirap magsulat cross section . So, i-drawing muna natin yung cross-section ng beam natin. Although, hindi naman siya straight, pero at least, mukhang ano. So, ito is yung D. B. H. Tapos, ito is covering. So, dito sa H, yung H natin is equal to L over 16. Kaya lang, meron dun sa provision, kung yung Fy natin is 420 MPa. Kaya lang dito, 476. So, lalagyan natin ng multiplier na 0.4 plus Fy 700. Ito is, ano to,
Meron to sa National Structural Code of the Philippines sa 2015 version. So each natin is 7,000 mm over 16. 0.4 plus 276 over 700. So H is equal to, so ang lalabas dito is 347.5 mm. So yan yung H natin, yung minimum lang to, H min. Yung H minimum ko is dapat yung D ko mas mataas dun sa ano ko, H minimum ko. So ina-assume ko na yon. So halimbawa sa akin dito, ina-assume ko na yung D ko is greater dun sa D is greater than yung H min. H minimum ko ito ay 347.5 mm. Gagawin ko sa D ko, instead na 350 siguro, gawin ko, pwede ko namang gawin tong 400. So yung D ko magiging 400. Ngayon plus covering, yung covering na yon is so dito yun, rebar protection according to NSCP. So yung hindi sinabi sa problem natin kung permanently exposed to earth siya or hindi. Halimbawa, ang i-assume natin siya is ano, concrete exposed to earth or weather. So i-assume natin siya na exposed to earth or weather. So ang magiging ano natin, hindi pa naman natin alam kung ang gagamitin natin na size ng bar is 20 mm or 36 mm. So usually ang gagamitin natin kasi is 16 mm, yun yung pinaka dapat minimum na size ng sa main reinforcing bar. So i-assume natin na 16 mm, so ang gagamitin natin is 40 mm yung magiging covering natin. So yung total H natin, pinaka H natin na sakto is yung 400 plus 40 mm no covering. So yung H natin is equal to 440. Ngayon, para naman dun sa B is H divided by 1.5 or 1.5 to 1.75. Sa akin lang to, recommendation ko lang to. Na ano ba, pero usually kasi dapat is yung ano niyo, yung base ninyo is mas manipis siya kumpara doon sa height niyo para maging rectangular. So B natin is equal to ano yung height natin, 440 over 1.5. So B natin is equal to 293 mm. So yun yung B natin, or B is equal to 300 mm. Yan. So meron na tayong B, meron na tayong D, at saka meron na tayong H. So pwede na tayong mag-proceed dun sa calculation natin. So first, gagawin naman natin dito is isosolve muna natin yung value ng rho o yung maximum steel ratio. Solve rho max. So rho max, according to the National Structural Code of the Philippines, to ensure that the beam is always ductile, the maximum steel reinforcement strain should be 0.004. So at 0.004, yan yon. So yung rho max natin na na-compute natin sa previous na slide natin, ito yon.
yung rho max natin at 0.0 at 0.04 ito yung rho max natin. So rho max is 3/7 times 0.85 beta 1 ipsi prime over if y. So dito ano yung magiging value ng beta 1 natin? So rho max is equal to 3/7 0.85. ano yung value ng beta 1 natin? Makikita natin dun sa previous ng mga slide natin, dito yon. So equivalent rectangular concrete is stress block distribution. So yung ipsi prime natin is 27 megapascal. So titignan natin dito sa table na to. Titignan yung ipsi prime natin is greater than 17 megapascal but lesser than 28 megapascal. So ito ang gagamitin natin, 0.85. So beta 1 natin is 0.85. So 0.85, ano yung ipsi prime natin? 27 MPa over 276 MPa. So rho max is equal to, so yung maximum steel ratio natin is 0.03029. Yan yun. So I suggest na yung rho max natin is kunin ninyo hanggang sa 5 decimal point, kasi kung hanggang 4 lang, malaki yung effect nun pagka sa competition natin. Kaya mas maganda hanggang 5 decimal point yung kukunin natin. So pagka na-compute na natin yung rho max, iko-compute naman natin yung nominal moment capacity. So solve Mn at yung strain natin is equal to 0.004 pa rin. The drawing lang natin uli yung beam, cross section ng beam natin, tapos ito yung steel reinforcement. Malaking C yun, T dito, ito D minus E over 2, tapos ito naman is A, yun yun. So moment at T or at tension is equal to 0. So Mn igaganyan natin dito. Mn is equal to yung malaking C na to times yung distance nito na D minus E over 2. Ngayon, isasubstitute natin yung value ng C na to. Yung value ng C na to is 0.85 ipsi prime times EB times D minus E over 2. So yan yon. Ngayon, meron tayong problem. Alam na natin yung B
alam na natin yung A, yung FC prime, hindi natin alam yung A. So, ano yung E na to? Yung equation ng E na to is E is equal to beta 1 C. Yung beta 1, alam naman natin yung beta 1 na 0.85. So, ang problem natin is yung C. Ang equation ng C at maximum strain na 0.04 ay ito yon. Ito yung C natin, C at 0.004 na strain ng steel ratio. So C is equal to 37D or equal to 37. Ano yung D natin? Yung effective depth natin is 400. So C is equal to 171.42 mm. So E natin, E is equal to 0.85 times 171.42 mm. E is equal to 145.71 mm. So MN natin is equal to 0.85 FC prime, which is 27. Instead na gagamitin natin is megapascal, edi gawin natin newton per mm squared times ano yung value ng E, 145.71 mm times ano yung value ng ano natin B is 300 mm. So dun sa dalawa pa lang na to is less na yung mga yon, times yung D natin na 400 minus yung E na naman natin 145.71 over 2. Ito is mm yon. So MN is equal to 32.8196 to 31.4 newton mm. Ngayon gawin natin siyang kilo newton meter. So MN is equal to 328.196 kilonewton meter. So yan yung MN natin. Ngayon ang susunod natin na gagawin is aalamin natin kung yung stress niya is parehas, kung yung Fy or at saka yung Fs is parehas. Kasi kung parehas yung Fy at saka Fs, ang gagamitin natin na equation ay ito. Ito ang gagamitin natin na equation kung parehas. Ngayon, kung hindi naman sila parehas, eh halimbawa ito ang hindi natin, hindi ito parehas, alamin natin kung ano yung value ng Fs. So hanapin natin, ito yung equation nun. Stress check. F is 600 D minus C over C. So F is equal to 600. Yung D natin is 400 minus ano yung value ng C? Yung value ng C natin na compute natin kanina is ito yun, 171. Ito yung value ng C, 171.42. So 171.42 over 171. So F is equal to
800 MPa. So ngayon yung ano natin is Fs is greater than Fy. So Fy is less than Fs. So ngayon titignan natin ngayon kung ano yung magiging rho niya o yung reduction factor para dun sa Mn natin. So dito since Fy is less than Fs, so ano yung magiging reduction factor natin? Ito yon. Yung reduction factor natin dito since ito Fs is less than or greater than Fy, less than Fy 0.65, kaya lang baliktad. Yung Fs natin is greater than Fy but less than 1000. So nasa transition region tayo. So yung ano natin, yung phi natin na gagamitin is ito. So phi phi is equal to 0.65 plus 0.25 if is minus if y tapos 1000 minus if y. So yun yung magiging phi natin. So phi is equal to 0.65 plus 0.25. Fs natin is 800. So 800 minus 276 over 1000 minus 276. So phi natin is 0.83. Ngayon, kukompute na natin yung ano natin, moment capacity or maximum moment capacity nung section nung beam natin. So compute for max, u max, so mu max is equal to phi mn. So mu max is equal to 0.83 times nung ito, which is 328.196 kilonewton meter. So mu max is equal to 272.40 kilonewton meter. Ngayon, dun sa part na to, pag na-compute na natin yung maximum moment capacity nung ating beam sa maximum strain na nung steel na 0.004, iko-compare na natin yung moment, yung mu natin at saka yung max moment natin, kung ano yung mas mataas sa kanila para ma-decide natin kung anong kung i-design natin yung beam natin as singly reinforced or doubly reinforced. So in this case, yung mu to mu max. So ano yung magiging ano na yung mu natin dito, yung mu nat ito, yung mu natin is 160. Yun yung dapat natin na load na mahawakan. So 160 kilonewton meter. Tapos yung mu max natin is 272.40 kilonewton meter. So base dito, yung mu max is greater. So ngayon, pwede na natin siyang i-design as, so design as singly reinforced.
Otherwise, kung mas mataas yung EMU na to kumpara dun sa EMU max din, eh, i-design natin as doubly reinforced. Pero sa susunod naman na mga ano natin yung lecture. Ang susunod is i-determine natin yung beam natin kung siya ay transition controlled or tension controlled at E is or steel reinforcement strain of 0.005. Epsilon is 0.005. And phi is equal to 0.9. So, i-drawing natin uli yung ating beam. Ganyan. Yung stress block ng beam natin. Tapos, pagpasensya nyo lang at pangit yung pagkaguhit. Merap magsulat ng mouse eh. So, T is equal to ES Fy, yung C is equal to 0.85 if C prime AB, tapos ito is A, tapos pagkaginanyan natin to MN, tapos yung distance nito hanggang dito is D minus E over 2. So, ngayon, ang gagamitin pa rin natin is moment. Ginanyan natin, moment at T is equal to 0. So, MN is equal to C times D minus E over 2. Ngayon, ang problem natin, ano yung value ng E? E is equal to beta 1 C. Alam natin yung beta 1 kasi 0.85 yung beta 1 natin. Yung C lang natin, yung C natin at 0.005 strain is ito yon. Yung C natin is C is equal to 3 over 8D. So, C is equal to 3 8D, or yung D natin is 400 mm. So, C is equal to 150. So, 150 mm. So, E is equal to 0.85 150. So, E is equal to 127.5. So, MN, instead na C yung ilalagay natin, yung malaking C na to, palitan natin ng 0.85 if C prime. Yung E na EB times D minus E over 2. So, 0.85 27 newton per mm squared times yung E natin na 127.5 mm times B 300 mm times the quantity 400 minus 127.5 divided by 2. So, cancel natin yon. Magiging MN is equal to 29.5172859.4 newton millimeter. So,
Mn, ah, para hindi tayo malito dun sa isa kanina na Mn dun sa 0.04, gawin natin siyang, lagyan natin ng T para tension, at tension to. So, magiging 295.17, instead na ilalagay natin na 8 at saka 2 yun, gagawin ng 3 kilonewton meter lang. Titingnan naman natin yung max moment at tension. So, mu max at tension or T at tension controlled is equal to phi times moment at nominal moment at tension. So, 295.173 kilonewton meter times yung ito, yung phi factor natin na ito, yung 0.9. So, 0.9. So, mu max T is equal to 265.657 kilonewton meter. Ngayon, titignan natin dito kung yung section pa rin natin is ano siya, kung nasa tension control pa rin siya or sa transition region. So yung mu, tapos meron tayong mu max tension at tension. So yung mu natin is ganun, 160 kilonewton meter. Sa kabila naman, 265.655 kilonewton meter. So kung titingnan nyo, less than siya. So yung mu natin is less than dun sa mu max at tension na assumption natin. So ang gagamitin natin na solve our conclusion is ang gagamitin natin na phi para ma-determine natin yung EIS natin or yung area of steel natin is 0.9. Determine EIS. So, para ma-determine na natin yung EIS natin, babalik tayo dun sa original na equation natin na pinakauna. Ito, babalik tayo dito sa original natin na equation na to. Mu max is equal to phi mn. So yung mu natin is equal to phi mn natin. So yung mu natin is 160 kilonewton meter is equal to yung phi natin is yung kanina ay 0.9 kasi na-determine natin siya na tension control siya, times natin sa mn. Ngayon, ano yung equation ng mn natin? Di ba, yung sa equation ng mn ito yon. Ito yung gagamitin natin na equation ng mn. It's either yung C D minus E over 2 o kaya yung T D minus E over 2. Ngayon, may ano dito. Kung ang gagamitin natin is yung T, yung tension, hindi natin alam tong EIS na to. E ito yung unknown. Hindi natin to alam to. Hindi rin natin alam yung E na to. Yung actual na value ng E, hindi natin alam to. Ibig sabihin, dalawa yung unknown. Kaya lang, kung ang gagamitin natin is yung C na to, itong equation na to, alam natin yung B, alam natin yung FC prime, ang hindi lang natin alam is itong E na to. So, iisa lang yung unknown. So, ito yung gagamitin natin. So, mn natin is
0.85 Ipsi prime EB times, ano yung meron dito? D minus E over 2. Ngayon, yung pagka-iadon natin to, magiging 160 kilonewton meter is equal to 0.9 tapos 0.85 magiging 27 newton per mm squared times yung E, hindi natin alam pa yung E, tapos yung B which is 300 mm, tapos gaganyan natin, yung D natin is 400 minus yung E, hindi pa rin natin alam, over 2. Ngayon, kung titignan nyo, nakalagay tayo sa mm ito. Kung tatanggalin natin yung isa dito, so magkakaroon tayo ng isang mm dito. Eh, ngayon, meron tayong meter dito at saka mm. Dapat gawin natin tong gawin natin ito na parehas. So 160 kilonewton hindi, mali. Baguhin natin. Para maging newton. So 1, 2, 3 para maging mm yon. 1, 2, 3 so newton mm. So pagsama-samahin natin yung mga madadaling pagsamahin. So 0.9 times 0.85 times 27 times 300. So, meron tayong 6196.5 A times 400 minus E over 2. So, ang pwede ninyong gawin to is isi-simplify nyo na siya. I-distribute ito, i-distribute nyo to dito, at saka ito, i-distribute na naman dito. Kaya lang, kung may shift solve kayo, malalaman nyo kaagad yung answer nun. So, isi-shift solve lang natin para madali ang buhay. 70.82 mm. Equation natin is summation of forces at horizontal is equal to 0. So, C is equal to T. So, ngayon, yung, kung ipapalit natin yung mga ano nito, mga equivalent ng C at saka T, yung C is 0.85 Ipsi prime EB equal to area of steel tapos yung yield strength, so Fy. So ngayon, para magiging, para makukuha natin yung area of steel na to, ES is equal to 0.85 Ipsi prime EB over Fy. So dito na natin kukumpitin siya. So ES is equal to 0.85. Ano yung Ipsi prime natin? 27 MPe. Ano yung E, value ng E natin? 70.82 mm times yung ano natin, B natin which is 300 mm. 276 MPa. So area of steel natin is equal to 1766.65 mm
squared. Ngayon, ano naman natin makukuha yung rho na natin? So, yung E is natin is rho is equal to E is over BD. So, yung E is natin is 1766.65 mm squared over, ano yung B natin? 300 times D na 400. So, ang rho natin is equal to 0.01472. So, hindi pa natin alam kung ito yung rho na gagamitin natin. So, titignan natin. Yung rho natin, for the check natin siya. So, yung minimum rho natin is rho min is equal to square root of epsi prime over 4 if y or 1.40 if y. So yung epsi prime natin is 27 MPa square root over 4 times 276. Tapos dito 1.4 divided by 276. 507. So kung titingnan natin dito, yung Pmax natin 3 over 7 times 0.85 beta 1 epsi prime over if y. Pero na-compute na natin. So yung Pmax natin, tingnan natin doon sa taas yung na-compute natin na Pmax. .0329. So kung pagko-compare na natin siya, kung yung pinaka-minimum natin, alin ditong mas taas dito sa minimum na to? Alin dito yung mas mataas? So ang mas mataas dito is yung isa. So 0.00707. Ito yung minimum. P minimum. Tapos yung na-compute naman natin is 0.01472. Ito yung raw computed. Tapos yung max naman natin, max is 0.03029. Kung titignan ninyo, mas mataas yung rho natin, so computed rho is greater than P minimum but less than P max. So yung na-compute natin na rho is okay. So yung E is natin is ito na. Okay na tong gagamitin natin.